Balikan po natin ang ating pong top story. 470 pesos na minimum wage hike sa NCR, inihirit ng labor group. Si Moira Encina sa detalye. Mula sa kasalukuyang 507 pesos na araw ang minimum wage sa NCR, hiniling ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP na taasan ito sa 1,007 pesos. Ang wage hike petition ay niyain ng TUCP sa NCR Regional Wages and Productivity Board. Sa petisyon, inawagan ng grupo na dagdagan ng 470 pesos ang daily minimum wage sa Metro Manila. Ang kompetisyon ng grupo para sa hirit na aumento ay ibinatay nila sa mga datos at figures na galing mismo sa gobyerno. Iginit ng TUCP na ang pinakahuling pinagtibay na wage increase ay noon pang 2018 na 25 pesos. Panahon na anila para aprobahan ang aumento sa sahod ng mga minimum wage earners para may angat ang pumuhay ng mga ito. National Capital Region Regional Wages Productivity Board can do its part or appeal. Our appeal by immediately approving our petition. And this is our number, 470 peso increase in daily minimum wage in Metro Manila or National Capital Region. NCR and RTWPB has to act now before all witness the real and the sitting wrath of our poor and hungry workers and their families. Ayon sa TUCP, ang talagang naiuwi na sahod ng mga minimum wage workers ay halos 494 pesos lamang at ang purchasing power nito ay nasa 454 pesos lang. Pero pag pinactor in natin po yung inflation, yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo, ang value na lang po niya ay 494.02 to be exact. That is the capacity, the purchasing power noong 537. So yung 537, hindi 537. Actually, yan ay 494. Alright? O di, bakit may tinatawag tayong take home? Ito maraming binabawas sa sweldo ng manggagawa. Marami siyang mga ibang transaksyon. Pero ang nire-reflect natin dito sa take home pay na ito ay yung government mandated deductions. No? Ano yung government mandated deductions? Alam natin yan. Required yan. Contribution sa SSS, pag-ibig, at sa PhilHealth. Nababahala ang TUCP na kung hindi pagtitibayin ang wage hike, ay baka mamatay na sa gutom at malnutrisyon ang mga minimum wage workers. Kung mabiguan nila ang gobyerno na masolusyon ang issue ng wage adjustment, ay magdulot ito ng mapanganib na sitwasyon dahil sa galit at puot ng mga manggagawang Pinoy. Hindi kami demanding, hindi maluhong sahod ang nais namin para sa mga manggagawa. Ang petisyon namin para sa 470 na taas sa daily minimum wage sa Metro Manila ay sapat lamang para makabili ng sapat at tama at masustansyang pagkain ang mga manggagawa at kanilang pamilya. Survival wage pa din ang pinaglalaban ng TUCP. Hindi pa living wage na siyang totoong makatarungan at nakasulat sa ating konstitusyon. Iminungkahin TUCP na kung di aaprobahan ang wage increase, ay dapat na magpatupad ang gobyerno ng price freeze at mabigay ng oil subsidies. Pinigin din pa ng labor group na kung tutuusin ay kulang pa ang hirit nila na dadagsahod. Ito po ay actual compromise amount itong 470 dahil kinikilala namin ang yung possible inflationary effects. Subalit tulad ng nasabi ho namin kanina, mag-isip naman ang pamahalaan kung ano yung mga solusyon sa presyo ng pagkain, sa rental at sa kuryente at tubig at sa transportasyon. Pangalawa, ayusin nila sa private sector yung tawag nating gain sharing. Hindi naman puro kabig dapat ang employers natin. So kung yung panawagan natin ay social contract, ayusin natin yung social contract bago magtapos ang pamahalaang Duterte. Kung binigay, di tanggapin natin at gamitin natin para mapamprime yung economy, para mas mahusay at mas mabilis ang recovery ng ating ekonomiya. Yan ang confidence building measure. Yan ang magbibigay ng sigla sa ating
ekonomiya. Moira Encina, para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.